too busy. I'm spending all my time with you. Driving through the states, don't know what awaits. NMAX feels ba ang hanap nyo pero hindi kaya ng budget? Baka si Motorstar Easy Ride 150 Fi ang para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin yung specs, features at syempre yung updated price niya ngayong buwan. At i-walkthrough na din natin tong isang to. So without further ado, let's start this video. Nakita na natin sa personal si Easy Ride 150 Fi. So first time natin makapag-review ng mga motor ni Motorstar. For ang lahat, dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 149.6cc to be exact, 4-stroke, air-cooled, overhead cam at Fi. So good thing guys na naka-Fi na to. So pag naka-Fi kasi to guys, mas matipid to sa gasolina. And pagdating naman guys sa kanyang fuel tank capacity, meron siyang malaking fuel tank capacity na 6.6 liters which is kayang umabot up to 48 kilometer per liter, pero it may vary pa rin sa throttle hobby ng driver. And pagdating naman sa kanyang timbang, 115 kilograms, so kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. So yung looks niya guys, talagang medyo familiar sa atin, meron lang pinagkaiba ng konti pagdating dito sa front. Medyo may pagka-edgy kasi yung looks niya. And kung mapapansin nyo guys, napaka-modern na din ang design niya. So ito yung parang NMAX, no? NMAX ng Yamaha dito kay Motorstar. And kita nyo naman guys, napaka-pogi ng itsura. Yung mga eyeline niya, naka-OLED na yan. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito guys, pwede yung patayin. Because meron siyang switch dito. Ayan, meron siyang patayin kasi ng ilaw dito. So pag tinurn off ko yan guys, ayan. Kung ayun yung gamitin, lalong-lalo na pagka umaga, pwede nyong i-turn off yan. In that way, mas makakatipid kayo sa battery. Turn signal which is naka-LED na din. So modern na po talaga yung mga lights niya. And ginamitan po siya guys ng telescopic fork suspension sa front with single hydraulic disc brake and single pad piston brake caliper. And pagdating naman sa kanyang paint job, napansin ko napakaganda po ng pagkaka-paint niya. Yung pagkaka-glossy blue niya guys, hindi siya yung nakakasawa tingnan sa personal. And meron din siya mga glitter effects which is palagi ko nakikita sa mga motor na nare-review ko. Ano? Ayan. So sa front, ayan, naka-tubeless na din po ito guys. So pag mapako to, hindi to siya basta-basta mafa-flat, no? Siguro naka-uwi kayo sa bahay nyo before nyo pa napansin na napako tong motor na to. So meron siyang tire size dito guys na 130 by 60 by 13. Ayan, tapos pagdating sa cast wheel, ayan, plain black. For me, goods na goods yan. Nang sa ganon, ayan, mas ma-emphasize talaga yung kulay niya na blue. And isa pa guys, hindi naman kompleto yung NMAX feels kung wala siyang eto, kanyang wind visor, no, which is yung talagang signature nung NMAX na scooter. So dito, itong wind visor na to guys, hindi lang siya basta design, it's for better aerodynamics, lalong-lalo na kung gagamitin nyo to sa long ride, no? Ayan. And dito sa side, ito yung itsura niya. Ayan. Meron din siyang option for cruising style. So pwede kayo mag-upright sitting position, pwede nyo ding iunat yung paa nyo pag ngawit na kayo. Then, dito tayo sa handlebar. Pagdating dito sa handlebar guys, isa din sa nagustuhan ko dito kay Easy Ride 150 Fi. Pagdating dito sa mga switches niya, may ilaw na. So pagkagabi, hindi na kayo parang bulag, no, na alam nyo na pipindot sa mga buttons and switches dito kasi meron na siyang lights. Yung sa akin kay Click, nag-upgrade pa talaga ako ng domino tie switch para lang magkaroon ng light. Pero pag binili nyo to sa Easy Ride 150, ayan, talagang meron na siyang kasamang lights dito sa kanyang switches. Tak na to niya. So meron siyang kill switch off, activated, patayan ng ilaw of course. Meron din patayan ng ilaw dito sa switches guys, ayan. Kung gusto nyo makatipid ng baterya. Tapos yung electric start sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off, horn. Oh, di ba? Tapos meron din siyang pass light. Ayan guys. Pagdating naman dito sa dashboard, same din. Tapos naka-inverted na, which is black yung kulay. And white naman yung mga numbers. So meron siyang speedometer, time, fuel gauge, ayan, odometer. At meron siyang dalawang buttons dito guys na mapipindot if ever gusto nyo mag-change ng information dito sa dashboard. So dito guys, ayan, trip at saka odo. Tapos kung mag-set kayo ng time guys, pipindutin nyo itong dalawang buttons na to. Ayan, so turn signal indicator. Ayan, tapos pwede mo nang i-off. Meron ding indicator dito guys sa inyong fuel. Pagdating dito sa kanyang handlebar, ayan guys, ito yung kanyang itsura. Nice. And dito, napansin ko lang din guys, meron na din siyang dalawang front pocket.
So dito sa isa is malalim na, no? Ayan, pwede kayo maglagay dito kahit apat na cellphone kasi medyo malaki yung kanyang front pocket dito sa left side. Meron na ding built-in charging port. Ayan, no need na kayong bumili ng adapter kasi isasaksak nyo na lang yung phone nyo dito. So ayan, habang naglo-long ride kayo, makakasa kayong pagdating nyo sa pupuntahan nyo is, ayan, fully charged na yung phone ninyo. Isa pa, dito sa kabila guys, ayan, meron ding isang front pocket which is pwede mong i-close kasi meron siyang pang sarado. Ayan, so dito pwede mo kang maglagay ng coin purse, safe na safe, pero huwag nyo lang iiwan if ever magpa-park kayo. So dito guys, sa kanyang key, ginamitan siya ng mechanical key, traditional key. At ang nagustuhan ko dito guys, pag ilalagay mo tong key dito, napakalambot lang niyang iikot, no, if ever mag-i-start kayo dito sa motor na to. So meron siyang dalawang buttons dito guys, sa fuel, check natin. Ito yung sa fuel. Ayun! Pagdating sa fuel niya guys, ayan, napakaganda nung mechanism na nilagay dito, napaka-responsive. Tapos ito naman yung sa seat, if ever gusto nyo buksan yung seat. So sa seat, check natin ang under seat. Ayan, meron na din siyang malaking under seat guys. Pero kung hindi pa rin enough to, pwede kayong magpalagay dito ng top box. Bili na lang kayo ng bracket, nakakasya dito. Ayan, so pwede mapaglagyan ng gamit nyo, depende kung anong gusto nyo ilagay. At hindi ka na rin mangangamba guys kung idadaan nyo to sa baha-baha kasi yung battery niya nandito, so mataas na po yung level. Ayan, so balik na natin to sa seat generous, naka one tone lang siya guys. So sa long ride, hindi masyado sasakit yung puwet nyo dito at puwet ng angkas nyo. So dito tayo sa baba, meron siyang sticker dito ng Motorstar, tapos nandito yung foot peg ng angkas. Yung air cooling system, tambutso niya, naka-heat guard yan guys para hindi mapaso yung angkas or ikaw. Suspension na ginamit is dual shock absorber and single hydraulic disc brake sa likod. Sa mga nagtatanong, hindi po siya naka-EBS ha. So, ayan, naka-typical disc brake lang po siya. Mayroon din siyang mud guard dito, pang-protect sa putik-putik if ever dadaan nyo ito sa mga putik. Ayan. Tapos, isa pa guys, napaka-premium looking na din niya sa personal kasi yung easy ride niya guys, ayan, naka-emblem na. Tapos, may nakalagay dito na 150 FI. Meron din kasing carb type nito, i-review ko din. So, abangan nyo yung next review ko. Tapos, i-check natin yung taillight niya. Ayan. So, pagdating sa taillight guys, ayan, naka-LED din, no? Turn signal is naka-LED din yan. So for me, napakaganda na naka-LED na siya para talagang mas visible siya, no? And mas modern yung design niya. Sumasabay siya sa ibang mga motor ngayon. So ayan, sharp yung kanyang pagkakahulma dito sa taillight. Unlike doon sa NMAX na bilugan, for me, goods na goods yan. So meron din siyang sarili niyang signature. Tapos, dito may ilaw ng plaka, reflector for added visibility during your night ride. Ayan, pati dito. Tapos, ayan, napakaliwanag ng ilaw ng plaka guys. Plate holder. Dito naman, ito yung panggilid niya at good thing hindi na tinanggal yung kickstart nang sa ganon. Pagpapaanda rin nyo to at naubusan ng baterya, hindi na kayo mahihirapan. No? Center stand and of course yung kanyang side stand. Side stand! Ayan guys. Next! Pagdating naman dito sa side, ito yung itsura niya. Ayan. So ngayon guys, i-check natin yung kanyang seat height kung kaya bang abutin ng height ninyo. So pagdating sa kanya seat height guys, sa height ko na 5'5, kita nyo naman, abot natin to. So if ever meron kayong height, at least mga 5 flat, kaya nyo pa rin tong abutin. Pero siguro naka-tiptoe na kayo dito, no? Kasi medyo, ayan, naka-tiptoe kasi tayo. And, ayan guys, so napaka-lawak din ang kanyang turning radius. Pwedeng isiksik sa mga traffic-traffic. Pero hindi ko siya nire-recommend, no? So ganito yung feels pag nakasakay kay Easy Ride. O, di ba? Pwedeng-pwedeng i-long ride. So ngayon naman, talakayin natin yung kanyang updated price, SRP, down payment at installment. So kung interested kayo dito sa motor na to guys, ito nga pala ngayon ay merong updated price na 81,000 pesos. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course meron siyang down payment na 10,000 at meron din kayong monthly guys for 3 years na 3,477 at napakalaki ng rebates niya guys kasi meron siyang rebates na 400. Pero kung gusto nyo naman ng ibang monthly, meron kayong mapagpipilian na 6 months up to 36 months. So, pili na lang po kayo dyan. So, itong motor na to guys is available lamang dito sa Purok
Dos Salvacion, Panabo City. Medyo malapit lang siya sa Rivera Hospital, guys. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung interested kayo at naghahanap kayo ng scooter na to, punta na lang po kayo dito. So yun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Easy Ride 150 Fi. Ano yung masasabi nyo sa scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya yung ikukonsider yung bilhin ngayong 2024? I want to know your thoughts below. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and follow for more motorcycle reviews, price updates, at moto features.